Everybody, happy Monday! Today is April 27, 2020. Guys, kamusta kayong lahat? At sana ay safe kayo. At alam naman natin na nakaharap pa tayo sa pagsubok na ito. At sana malagpasan na natin lahat yan. At dito sa Switzerland, paunti-unti nang bumabalik sa normal. At inaantay na lang din namin na matapos na yung quarantine. At magbukas din yung katulad ng mga tennis club kasi makakapaglaro ka ng tennis, especially kami, member kasi kami. So, sa ngayon na 2 months na na-quarantine, sarado lahat. So, wala. Ang ginagawa namin, naglalaro na lang kami dito sa aming playground kasi pwede ka naman makakapaglaro dyan. Kaya nga lang, syempre, iba talaga kapag court, di ba? Tennis court, di ba? And then, sarado yung mga resorts, bawal talagang mag-swimming, at sarado yung mga mall, ang open lang ay supermarket kung saan pwede kang bumili ng mga food mo, okay? So, ayan, i-share ko sa inyo guys ang aming routine sa every Saturday, Sunday, kasi nga, dahil sarado lahat at hindi tayo pwedeng lumabas, dito sa amin, sa Switzerland, pwede ka pang lumabas sa labas ng bahay nga lang, or pumunta ka ng woods na so, wala namang katao-tao, so pwede ka maglakad-lakad dyan, walking or biking, pwede. So, dahil Saturday, Sunday, supposed to be, we're going to the supermarket, and we've been already there to buy the groceries. So, after that, dapat kung hindi walang coronavirus, dapat pupunta kami ng resorts kasi maganda ang panahon at pwede kaming mag-swimming. Pero dahil hindi nga po pwede, ang ginawa ay may nagawa akong video yesterday na yung husband ko, ginupitan niya yung anak ko ng siya yung nag-haircut ng buhok ng anak ko gawa nga ng walang bukas na salon. So, before, ako, sinusubukan ko siyang gupitan kapag kaya ko naman. Pero dahil mahirap nga talaga yung dito yung ano paglalaki, mahirap gupitan, hindi katulad ng babae na straight lang ganyan or bangs lang. So yun, siya ang naggupit yan, at perfect naman, maganda naman. So, and then dahil mainit nga, ang ginawa ko, instead na magsi-swimming ka, nag-swimming ako sa bathtub. So yan, isi-share ko sa inyo yan guys, lahat. At isi-share ko rin sa inyo ang aking five favorite famous vlogger for whole world. At ang mga beginners na 5 vloggers na nagustuhan ko. At i-explain ko sa inyo kung bakit ko sila gusto. Okay. First muna, si-share ko sa inyo yung famous vlogger na favorite ko. Okay. First, syempre, Hungarian Syrian. Na si Basel. Actually, he's a foreigner, guys. Na I think his story is just like he studied in the Philippines and he lived there 14 years, I think. And then he's studying in Perpetual Health Las Piñas, and my apartment is Phil Am Life Village. It's very near doon. So, sinusubaybayan ko yung mga vlog niya. Sobra namang nakaka-touch naman talaga, guys. Ito siya. Siguro familiar naman kayo sa kanya. Ayan siya. Ayan.
Ayan ang kanyang vlog. Ayan. Ayan ang kanyang channel pala. At very amazing talaga. Sobrang napakamatulungin. Sobrang napakabait na ang dami na niyang natulungan ng mga Filipino at saka yung mga nakakaawa. So sobra. I salute you, Basil. I salute you super, super talaga. Good job. At continue mo lang yang pagiging matulungin mo at alam mo naman God always look at you, syempre. Kasi ang mga mababait na tao, kahit hindi naman sila humihingi ng kapalit, alam natin na si God laging nandiyan para sa kanila. At dahil favorite kita at dahil napakabait mo, lagi kitang sinusubaybayan. The Hungarian Syrian Wanderer Vlogger. Panoorin niyo yan guys at saka subscribe niyo pa yung channel niya at saka huwag niyong skip yung mga ads niya para makatulong din tayo sa kanya. Okay. And then second, my second is Alex Gonzaga. Alex Gonzaga. Hindi lang da, ayan, ang channel niya is here. You know her naman siguro kasi famous siya, artist, at saka she's a celebrity at she's the sister of Tony Gonzaga. At gusto ko rin siya kasi napakaganda ng family nila. Maganda yung pag-build ng mommy nila sa kanila as siblings, as a daughter, you know. Sobrang napakabait ng mommy at saka daddy niya. At saka napaka-disciplinarian, very smart talaga ng ano sa kanila ng mga magulang nila bilang isang mga anak. So, sobra natutuwa ako kay Mami Pinti, saka sa, basta sa family niya, at saka yung kay Tito Jojo niya, yung parang ganun. At saka maganda, very funny, very matulungin din sa kapwa, at saka na-appreciate ko yan. Ayan, subscriber mo ako, Miss Alex Gonzaga. Ayan, thank you din sa pagtulong mo sa mga taong nangangailangan ng tulong niyo. Okay, my third is Judy Ann's Kitchen. Judy Ann's Kitchen. Ayan, hindi lang dahil celebrity si Judy Ann, kundi magaling siyang isang culinary. Ayan, magaling siyang magluto. Sobra. At ayan, i-share niya sa atin yung, ayan ang channel ni Judy Ann's Kitchens. Okay, alam kong alam nyo rin at updated din kayo sa kanyang mga vlog at kung ang sa akin lang naman ay sinishare ko rin sa inyo kung at ini-explain ko rin sa inyo kung bakit ko sila favorite kasi like kay Judy Ann, siya ay nakakapag-share ng mga different recipes at syempre sa ibang mga nanay na hindi marunong magluto, natututo silang magluto kapag napapanood nila ang vlog ni Judy Ann Santos. Okay. At napakabait niyang tao, napakagaling bilang isang ina. Maganda yung pagpapalaki niya sa mga anak niya. Kaya gustong gusto ko siya. Judy Ann Santos, one of my favorite vlogger also. Okay. She's the third one. And my fourth is for the famous tayo ha, sa mga kilalang kilala at kumikita na talaga ng malaki. Okay. My third is Ahern Family Vlog. Bakit hindi sila celebrity or ganun kakilalang tao? They live in Bohol, I think. Yes.
At simula nung nagsisimula pa lamang sila, nasubaybayan ko na yung kanilang kabuhay-buhay. Kaya gusto ko rin sila kasi nakikita ko sa kanila na totoong tao sila. Na ibig sabihin na totoong tao na yung mga pinapakita nilang video, yung mga ano yun ang katotohanan ng mga nangyayari sa buhay nila. Ayan. At saka marami na rin silang natulungan at saka tumutulong sila sa mga komunidad nila, sa kanila, sa Bohol. At yung pinaka gusto ko rin doon yung lolo na ano ata, na napakahirap. Tapos tinulungan nila, yung nag-iisa lang sa buhay na lolo. Tapos yung binigyan nila ng, ano ba yun, binigay bike or, tapos basta napaka, ano nila, napaka, actually, napanood ko pa ngayon ni na ano sila sa Jessica Soho. Ayan. Ayan ang kanilang channel, guys. Ayan. Ahern Family Vlog. Ayan. The Ahern Family. Ayan. Favorite ko sila. Sobra. Ayan. Iyon yung pang 4 ko. At ang pang 5 ko, ang the last ko is actually, pinipili ko lang naman talaga yung mga pinapanood ko. Yung alam kong may mga mabubuting puso. Siyempre, di ba? Ayan. Mariel Padilla. She's the one of my favorite also. Ayan. 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 Subscriber niya din ako. Ayan. Gustong-gusto ko rin yung family niya. At saka, alam ko may mabuting puso. At saka, maganda yung pagpapalakay niya rin sa mga anak niya. Sobrang mabait. At napaka-disciplinarya ng mga anak niya. At saka, wala. Kapag nanood kasi kayo ng vlog or ng YouTube, piliin nyo yung may matutunan kayo at alam nyong mga mabuting asal ang na i-share nila sa inyo. At yun, syempre, di ba? Alam nga naman manood tayo ng hindi, alam natin sa pandinig natin na hindi maganda, di ba? Okay, we will proceed to the beginners pa lang na vlogger, guys. Okay. Okay. Actually, may less ako eh. Wait, I'm gonna get my less, guys. First is Angeline Brand. Yan, she's beginner, guys, and Angelant Brent. Ayan. Ayan. Yan, guys. Yan ang kanyang channel, guys. Ayan. Yan. Visit niyo yung kanyang channel, guys, at matututo din kayong magluto. Actually, yung ginagawa niyang pagluluto, guys, is manual lang talaga. Yung without oven, alam mo yung nakakapag-bake siya ng without oven talaga. As in, amazing. Sobra. Angeline Brand channel, YouTube channel, subscribe niyo siya, guys, at matututo kayong magluto ng walang oven, sobra. At saka panoorin niyo yung kanya mga vlog, guys. Sobra amazing. Natutuwa ako sa kanya. Sis Angeline Brent, ayan. Sana marami pang mag-subscribe sa channel mo at sana mag-grow tayong lahat. Okay, my second is second ko sa mga new beginners pa lang, guys, na mga vlogger. Okay.
Okay, Sweet Agmangs, meron siyang subscriber na 785 na. Ayan. Ayan. Ayan siya, guys. Ayan. Ayan. At alam niyo kung bakit favorite ko yung kanyang vlog. Kasi isa siyang OFW na bilang parang isang caregiver sa Taiwan. Nag-aalaga ng isang matanda at ang alam ko matagal na siya doon at naisi-share niya rin sa atin kung paano niya inaalagaan yung kanyang alaga at bilang isang mabuting caregiver. Ayan. Sige guys, panoorin niyo yung kanyang vlog, Sweet Agmangs, ang kanyang channel. Okay. My third is Emeline Moment. Nilista ko na to eh, kasi talagang sabi ko prepare para sa akin. Emeline Tusan. Emeline Tusan, siya, ito siya. Ito ang kanyang channel, guys. Emeline Tosan, siya ay may 800 subscriber, guys. Malapit na siyang mag 1K. Okay. Maganda. At magaling sumayaw. Kung gusto niyong matutong sumayaw, siya ay mayroong TikTok is live na video. At magaling kumanta. Ayan. At sinishare niya din yung mga ginagawa niya sa buhay-buhay. Ayan. Meron rin siyang mga mukbang-mukbang na ASMR chocolate imported murang-mura lang. Ayan. Panoorin niyo yan, guys. Emeline Tusan, guys, ang kanyang channel. Okay. Siya yung pangatlong favorite ko. At meron pa. Ang Food Rex. Ayan. Food Rex. Food with Rex pala. Food with Rex. Oh. Food, bakit? Wait. Food with Rex. Bakit kaya? Sa kabilang ano ko siguro. Food with Ayan. Ayan. Panoorin niyo po ang Food with Rex. Meron pa, beginners talaga siya, guys. Meron pa, meron siyang 108 subscriber pa lang. Ayan. Ayan, it's all about food din ang kanyang mga vlog, guys. At matututo din kayong magluto sa kanya. Meron siyang video na how to cook delicious tofu sisig. Ayan, panoorin niyo po ang kanyang channel at isubscribe niyo na rin po, guys, para makatulong tayo sa kanya, guys. Wala tayong ibang gagawin kundi magtulungan dahil tao lang naman tayo, guys, na ang buhay natin sa mundo ay isang hiram lang. Kung magiging successful tayo, gusto ko sana lahat tayo magiging successful. Kasi useless lang yan pag namatay tayo. Lahat ng mga material na bagay at kung anong meron tayo, ay hindi natin madadalayaan. Yun ang dapat nating tandaan, guys. Yan ang isipin natin para kung gusto nyo magiging isang mabuting tao. Ayan. Okay, siya yung pang 4 ko. At ang pang 5 ko naman ay si Miss Heidi Japan Live. Siya yung aking favorite din na vlogger. Kasi tinulungan niya rin akong mag-grow ang channel ko. Ayan siya, guys. Ayan.
Ayan, siya naman ay naka-base sa Japan. Ayun. She's sharing also how to cook. She's the best also how she cook, you know, para matuto tayo magluto. Ayan. At saka sinishare niya rin yung mga buhay-buhay niya kung paano yung buhay sa Japan. Ayan. Miss Heidi Japan's Life Channel. Subscribe niyo yan, guys, at tulungan natin sila na mag-grow. Tulungan lang tayo. Ayan. Okay, guys. So, yan ang aking na-share ko sa inyo ang 5 famous vlogger ko at ang aking 5 beginners vlogger na favorite ko. At sana, kung meron kayo, share nyo rin para malaman natin. Para magtulungan tayong lahat. Diba, guys? So, yan. So, panoorin nyo, guys, ang aming mga ginawa noong Saturday, Sunday, at during the because still quarantine, so we cannot do anything, so we're not going somewhere, so just only home or outside in our house, so we do something else at home, okay? So, guys, maraming salamat sa suporta. Maraming salamat sa panunood ng aking channel. At sana po, kung mayroon kayong gustong sabihin sa mga videos ko or mayroon kayong gustong i-request, mag-comment lang po kayo sa aking comment section. At sa hindi pa po nakakapag-subscribe, try to visit my channel, guys, Joanna Evangelista, and subscribe me, and touch the bell button na rin para updated kayo sa aking mga vlog at sa aming mga kabuhay-buhay dito sa Switzerland at sa pang-araw-araw namin ginagawa, guys. So, sana magtulungan tayo at tulungan din natin yung ibang mga vlogger, guys, na mga mababait at may mga magagandang bagay na nagawa sa ating kapwa. Ayan. Sana lahat tayo ay pantay-pantay ang tingin natin sa isa't isa. Huwag nating isipin na pag alam nating nakakaangat sila at tayo ay pakiramdam natin na nasa ibaba pa tayo, huwag nating isipin na tayo ay magsisting na lang sa ganyan. At sana maging masaya tayo kung anong meron ang kapwa natin. Huwag tayong mainggit, guys. Tanggalin natin sa ating mga isipan niya ang mga inggit-inggit na ganyan. Dahil yung mga bagay na yan na kung anong meron ka, hindi natin maidadala yan kapag tayo ay namatay. So, guys, be good at laging isipin kung paano tayo magiging isang mabuting persona dito sa mundong ito. Diba? At siguro, kapag magiging nakikita ng Diyos na mabuti tayong isang tao, hindi mo man nakikita yung kapalit sa ngayon, pero balang araw, may pag tayo namatay, guys, pakiramdam natin. Bago tayo mamatay, pakiramdam natin, hindi tayo guilty kasi wala tayong nagawang kasalanan. At hindi natin masasabi na wala tayong kasalanan dahil sa araw-araw ng mga ginagawa natin sa mundong ito, nakakagawa tayo ng kasalanan dahil imperfect tayo, guys, at hindi tayo perfect. Normal tayong tao at hindi tayo goddess, diba? So, yun lang. Basta, kapag meron kayong gustong ipagawa sa akin, just comment down below, guys. And meron kayong gustong sabihin sa akin, hindi nyo nagustuhan yung videos ko, just comment at saka okay lang. At least, diba, kapag kinokorrect nyo ako, mas lalo ako matututo. So, thank you so much sa lahat-lahat ng mga nanood, sa lahat-lahat ng mga nag-subscribe. Taos puso ako nagpapasalamat sa inyo, guys. At sana walang bawian. At wala naman tayong mapapala kapag binawi natin yan, di ba? At hindi natin mapipigilan mag-grow ang channel natin kasi
nandiyan na tayo eh. At saka may mga taong gusto tayo. May mga taong ayaw tayo. Wala tayong magagawa. So, tanggapin na lang natin. So, guys, remember, always be kind. Always think about how to be a good person. And mag-ingat kayo parate. At be safe na sana healthy tayo. At maglinis ng bahay. Maglinis ng ating katawan para hindi tayo dapuan ng sakit. So, it's Jonah Evangelista again. Nagsasabing maraming maraming salamat sa ating lahat. From Switzerland, guys, at binabati ko kayo lahat dyan sa Pilipinas, all over the world. God bless you, everybody, and maraming salamat. Goodbye! Social ka, may pati, ano, pati.